guys, andito tayo sa Corel Draw. Auto sizing sa Corel Draw, napakadali. Ilang click lang tapos na agad, no? So, like as usual, gaya ng Photoshop, i-data entry mo na tayo. Yan. Import tayo ng data source. Dapat alam natin kung paano gumawa ng paggawa ng mga lineup. So, as you can see, meron ako nagawang lineup dito. Yan. Ito sila. So, i-upload ko ito. Yan. So, meron yung matataas na pangalan. Maliliit na pangalan doon yung lahat. So, click ko yung continue. Ayan. So, ngayon, insert ng sizes ito. No, base sizes, kulayan ko na lang ng para madali siyang makita kasi nasa itim yung natin. Laylayan ng Yan. So, dalawa sila. Hindi pala. So, copy ko na lang. Yan, dalawa na. So, ngayon, si surname naman. Si ito. Ito yung surname natin. Insert field lang tayo sa surname. Yan. Ipasok natin. Kung may nagawa natin yung pangalan, ipasok lang natin siya. Yan. Tapos, dito rin sa sa number. Yan. Tapos, yung isang number. Yan. Okay na yan. So, yan. Click the pick tool. Ayan. So, ngayon, ang gawin natin is i-group natin yung front. Tapos, i-group natin yung back. Tapos, ilagay natin yung mga elements natin. Ay, hindi pala. Dapat kasama sa group. Itong team name dapat kasama sa group sa front. Yan, isama natin sila. So, nested group. So, naka-group na si front at si back. Ngayon, ilagay natin si si surname. Dapat naka-center si surname, ha? Always center siya. Check natin, naka-center ba? Hindi, dapat i-center talaga siya. Yan. Ito din yung iba. Dapat i-center din. Naka-center yung iba. Okay naman. Naka-center. Okay na to. Yan. So, ipasok natin. I-center natin sa back. Ito din number. I-center natin sa back. Yan. Center. Then, kung gusto nyo mag-auto-fit kasi may mapangalan na matataas, ang gawin natin is maglagay tayo ng envelope sa surname. Yan. So, naka-envelope na ito. So, pwede nitong magalaw-galaw. Wait. Pwede nitong magalaw. Yan. Oh, ito din. Kung gaano kahaba yung name ang gusto nyo, yan lang. So, ngayon, nagalaw nyo na. Wait lang. Yan. Kunin nyo itong gitna. Delete nyo lang. Yan, okay na yan. So, pagkatapos, nalagay natin yung mga elements na, mga changes natin, yung name, yung number, at ito pala yung sizes. Yan. Ito pang isa. Yan. So, i-group na rin natin si I-group na rin natin yung front and back again. Yan. I-group. So, pagkatapos mag-group sila, i-ano natin. Create merge document. So, gagawa, ipapasok na yan yung pangalan niya. Yan. So, pag napasok niya, pag automatic na ito pumapasok. May wala pang sizes ito. So, ngayon, pipili na tayo ng sizes natin. Ito. Not activated. Wait lang. Tools, script editor. Hmm.
Yan, okay na. So ngayon may nagawa na tayong jersey upper. Ito yung i-click lang natin ito. Yan. So pag-click natin, automatic magre-resize na lahat. As you can see, ayan, ito. So may nag-ano siya sa gitna, mag-spacing siya. Tapos yung mga size natin, accurate naman, di ba? So 22.5, ito yung mga sizes ko. As you can see, ito yung sizes ko. Ah, wait lang. Yan. So ito yung sizes ko. As you can see, pasok. Ano ito? Large. Si large is hindi pala ini to. Na-edit ko yung sizes ko. Ito pala. So si large hindi pa rito. Bago edit ko lang yung sizes ko. Wait, ano napili ko doon? Jersey upper JSON. Ito. Dito pala sizes ko. So nakita nyo 22.5 to 32 large. Yan. Accurate naman yung size, diba? 22.5 to 32.5 din. So hanap tayo ng medium. Ito si medium. So nakita nyo si medium is 21.5, medium is 21.5. Ayan, pasok 31. Yan. So ngayon, isa-save natin siya. Print merge. Ngayon, i-batch JPEG natin siya lahat. Yan. So hanapin natin yung folder kung saan nakalagay yung ano. May error ah. Yan. Naglalag. Wait. Ay, natab. Sige, open na natin. Naka-save naman kasi siya dito. Print merge. So, ito na. Balik ulit tayo. Yan. So, lahat sila may space nito sa gitna. Pero yung size accurate naman, di ba? Ito yung sinabi ko sa iyo na meron siyang auto-fit. Yung mataas na pangalan, automatic siya mag- reduce kung sa anong gusto mong size sa likod. Yan. So ngayon, for batch conversion to ano JPEG, ito lang. Hanapin natin kung saan yung pictures. Tapos demo tayo. Yan. Yan si print merge. Kunin si print merge. Click OK. Destination, doon pa rin. Sa demo folder pa rin. Yan. JPEG natin. Or TIFF pwede din. Pero usually JPEG yun eh. Yan. Apply color profile. Ito lang setting. Check lang yung sa video na to. Tapos resolution usually naka-default ako. 150. Si Mikey. Okay. Then convert. Yan. So ngayon makita nyo sa ano. Sa... yan, ito na sila. Ayan. Andali lang, 'di ba? For printing na 'yan. Wala lang ano, walang 5 minutes or 10 minutes tapos na tayo. Wala lang masyadong ano gagawin, 'yun lang. Pero always tayo mag-start sa large, guys. Large din tayo start.
Yan, pwede mo ka na, ano, kumakain-kain ka lang ng ano, junk foods ngayon. Hintay ka lang matapos. Yan lang kasimple. Preparation mo, line up mo, ilang click yan, tapos agad. Yan. Ako tapos na to ah. Okay, tapos na tayo. Yan lang kadali. Mga ilang minutes lang, tapos agad. Okay, stop na tayo yung recording.